Basta kung kailan po dumating yung bakuna, we're talking about a global supply chain. We don't know exactly when they will arrive. Hopefully, may dumating po ngayong Pebrero. Basta ang importante, ang lungsod ng Pasig, handa anytime. So, kahit mamayang hapon dumating yan, ready na kami. Bukas dumating yan, ready na rin po kami. Pag dumating po ba, kinabukasan kayo magbabaksinate agad, mag-inoculate, or the same day? Basta dumating siya, kaya na po namin magsimula. So, unahin po natin, alinsunod sa DOH prioritization guidelines, yung mga healthcare frontliners po natin. You have 95% of your constituents registered via the Pasig Pass already, but how many are willing to have the vaccine? Well, to be honest, the numbers right now of those who are willing to have the vaccine might not be that high. Wala naman tayong official survey, ano? Pero ang tingin ko, pag nakita na nila na yung mga doktor natin, yung mga nurse natin, nagpapabakuna, tapos okay naman sila, tataas din ng confidence rating ng mamamayan. Some public officials are doing the next step na nagpapabaccinate sila in public. What do you think with them? I'm sorry. Ako, itatanong mo kung ako. Ako, willing ako. Kung makakatulong, bakit hindi? Pero susunod kami strictly dun sa DOH guidelines. So kung sabihin ng DOH na first is healthcare professionals, we will do that very strictly. So hindi naman ako healthcare professional. Pero pag pwede na yung government employees, willing na willing ako magpabakuna. Kahit anong brand, willing ako magpabakuna. Basta approved ng FDA. Mayor, you earlier said that you allotted 300 million or billion? Gabi naman yung 300 million, sir. 300 million is the, it's already in our appropriations ordinance. But we can, you know, we're willing to spend up to 1 billion on vaccines. Kasi ito yung nakikita nating light at the end of the tunnel. Ito yung nakikita nating susi para makarating na tayo dun sa susunod na kabanata ng mga buhay natin. So, we're willing to invest heavily on this. Of course, we will, you know, we're very thankful to the national government, to the National Task Force, to the Department of Health, dahil nararamdaman naman namin yung suporta nila pagdating sa programa ng vaccination. Ano? So we expect karamihan ng vaccines magagaling din po talaga sa national. Pero kung ano po yung kulang, handa po kaming i-augment yung budget para dyan. Did you check po ba what needs to sa dito po? Yes. Yes. Yung vaccination sites natin, we actually have 16 vaccination sites that are public schools, ano? So 16 vaccination sites in Pasig. Di pa kasama yung mga ibang site na pwede pang gamitin katulad ng mga private hospitals, medical city, etc. Pero ito ho, nung nag-walkthrough din ako kanina, nakita ko handang-handa po yung medical team natin. Each site will have 74 personnel. So 16 sites times 74 personnel yan, lahat ng equipment ang ready hanggang sa ambulansya sa dulo kung sakaling may mangyari sa pasyente. Although tingin natin wala naman, ano, dahil nakikita natin worldwide, ligtas at mabisang mga bakuna. The studies are, although they're very new, nakikita natin na yung mga adverse effects very minimal. Walang namamatay, kung ano man, baka sumakit lang ng konti yung ano, baka sumakit yung ulo, konting LBM, yun yung pinakamalalang sintomas after ng pagbabakuna . So the results worldwide are very encouraging. We see more than 100 million people worldwide have already been vaccinated. And the results are very encouraging. Kaya basta tayo, prepare for the worst case scenario, pero tingin natin maganda yung magiging resulta nito. Mayor, this is the first time that you've conducted this full simulation, but in the previous days that you've done some simulation, yung mga part by part, meron pa po bang nabawas dun sa time and motion? Yung number of minutes that you will allot for registration, screening, for the counseling, and to the vaccination? Mm-hmm. Kasi, di ba, very crucial yung time po na yun. Nabawasan pa po ba para dun sa afternoon? Hindi na nabawasan. Ayaw din natin madaliin yung proseso. Okay. So, magsa-start po tayo rin, Doc, ilang minutes per patient para mo. 30 kasama na po yung observation. Uh-huh. Kasi after po mabakunahan, obserbahan natin yung pasyente to make sure that
okay siya. Wala siyang adverse reactions. So mga 15 minutes din po siya doon. 15 minutes lang sa observation. Mga ganun po. Of course, depends, no? Case to case po yan. Kung medyo nahihilo yung pasyente, di pwede siya magstay ng mas matagal. So, naka-separate po yan. May kwarto tayo para sa mild lang ang sintomas, medyo sumakit na ulo. Tapos in case, although tingin natin hindi naman mangyayari, but in case na may severe reaction, medyo malala yung mangyayari sa kanya, meron din tayong nakaredy mga beds and hanggang sa ambulansya meron. Okay. Mayor, you mentioned a while ago na yung mga doctors and nurses na mauuna will somehow encourage the other people who haven't agreed yet to be vaccinated. Pero meron din po bang effort to counsel ahead of time para mas ma-encourage sila to receive the vaccine? Apart from the fact na mas ma-encourage lang sila dun sa makikita nila, meron din po bang conscious effort to convince them? Tama po yan at napaka-importante ng information education campaign natin. We're trying to bring that down as best we can and as quickly as we can. All the way to the grassroots level, you know. Pero siguro si RD po, kasi sa national meron din po. May mga series of town hall meeting na ginagawa. Of course, yung mga information drive na ginagawa natin. Pagpapaliwanag ng sa publiko, ang, of course, ang beneficyo ng pagbabakuna natin, ano yung maaaring maging symptoms, magiging simple na symptoms na mararanasan na after vaccination. At pagka naman ang paliwanagan, lalo na yun, sinisimulan natin ngayon, yung mga health workers, once na paliwanagan natin, yung medyo nagkonting duda na tatranslate na takaroon na ng confidence na magpapakuna. RD, based on your information on the ground, ano po yung common fears ng mga constituents at least in Pasig when it comes to COVID-19? So yung information doon sa natanggap natin sa mga health workers natin, siyempre, I'll be honest with you, mayroong konting namimigipan ng type ng bakuna ng loko. Yun pa rin naman po. And of course, basta yun naman, FDA approved. Ito naman masasabi natin. Lahat tayo willing. Actually, personally, ako, siyempre, health worker naman po ko. Pero siyempre, mauuna yung mga tika-hospital by prioritization. Effective po. Lalo ngayon, dito sa latest na information that we got dun sa mga last meeting namin, mas mataas na yung confidence, mas mataas na yung sa mga hospital health workers natin na magpapakuna. Mayor, follow up lang. Since yung concern is the brand, we have a conscious effort to avoid purchasing the brand that they are worried about. Alam niyo, tama yung sinasabi ni RD, ano, habang tumatagal at mas naiintindihan natin yung patungkol sa mga bakuna, anumang brand ito, tumataas din yung confidence rating natin. Kasi titingnan lang naman natin anong sinasabi din ng ibang regulatory body abroad, anong sinasabi ng World Health Organization, anong sinasabi ng Department of Health, ng FDA. At nakikita naman natin na basta approved ito ng FDA natin, ligtas ito. So basta may available na supply, handa kaming bumili. So wala pong conscious effort to avoid a certain brand? Wala ho. Basta sinabi ng mga eksperto na safe ito, mabisa ito, willing kaming bumili. But as of now, siguro nabalitaan nyo naman, may order po kami sa AstraZeneca. Ano po yung maging available na pwede namin orderin bilang isang LGU o lokal na pamahalaan, handa po kaming bumili. Regardless of cost efficiency? Well, yes, cost efficiency, of course, if there are two available brands, then we will choose what is more cost effective. Pero kung isa lang naman po yung available, hindi din tayo makakapili. That's the reality. Mayor, I heard you have Pfizer. Tingnan po natin kung unang dumating yung sa Pfizer. Pero the LGU has no order. Galing po sa ano yan, sa national. Na COVAX. Sir, since may expected tayo ma-receive from Pfizer, what about the storage facility? How prepared is Pfizer in terms of vaccine storage? Well planned po yung ano natin, yung transport chain natin, ano. So yung cold chain natin and everything else that's needed for the transportation of the vaccines, we're very well prepared, very closely, very in close coordination with the Department of Health. So okay po tayo din. And in vaccine centers like this one, ano po yung mga in-install mo? Siguro mas maganda yung explain ng doctors po natin. Basta ano tayo, kung ano yung kailangan nandito po. Pero Mayor, yung AstraZeneca, meron na po ba tayong more or less idea of when it's going to arrive? Kasi diba supposedly Pasig is the first one, first LGU to be able to receive these vaccines? AstraZeneca, hindi po. Sabay-sabay po kami mga LGU. Okay, sabay-sabay. Anong mauuna na sinabing Pasig daw ang mauuna? We ordered AstraZeneca through a tripartite agreement with the national government.
AstraZeneca and all of the LGUs that placed their orders. So, I realistically, at this point, I don't think anyone really knows when exactly they will be delivered. Hopefully, by this year. Pero hindi naman talaga natin masasabi, kahit siguro sila, hindi na po nila matitiyak eh. Kasi we have to remember, we're talking about a global supply chain here. Anything can happen. Diba? Hindi naman dito i-mamanufacture yan. So, anything can happen. Pwede ma-delay, pwedeng mas ma-move up yung maging mas maaga yung delivery. So, tingnan po natin. I understand na very much prepared kayo sa whatever vaccine. Pero yung simulation, it also entails practicing the kind of vaccine that will be used for the inoculation. Yes. Iba kasi, they have their own peculiarities. Lalo na AstraZeneca, ang layo niya sa Pfizer in terms of the temperature. So, pinractice din po ba yun sa simulation? Kasama naman po yan. Ano? We're ready for any brand. Of course, based sa napag-aralan natin, Pfizer yung medyo mahirap. Pinaka-delicate yung Pfizer. So, yun yung, paghanda ka dun, edi okay ka na rin more or less sa mga ibang brand. Oo. Yung ilan ang in-order po ninyo na AstraZeneca ulit? 400,000 doses. 400,000. And this will be able to be used for 200,000 people. Sorry? 200,000 people. Kasi 2 doses po yun. So doses, hindi yung vials, no? 400,000 doses. 400,000 doses. And sa syringe po, are you using low dead space syringe para ma-maximize? Yung mga technical, hindi ko na alam yung ganyan. Ano? Siguro mo pa, Astro, baka pwede na may third. Sige, may sinabi si DOH Secretary Duque this morning na may 8 cities sa Metro Manila na tumataas yung cases. Isa po ba yung Pasig dito? Kung hindi, paki-update na lang po kami sa... Hindi ko pa po narinig yung sinabi ni Secretary. Ano? So, hindi ko po alam kung ano yung tinutukoy niya. Pero tayo dito sa Pasig, nakita natin na since around Christmas time, nag-plateau po tayo. May small spike after Christmas, mga 2 weeks. Very small spike. Smaller than we expected, actually. Sa ngayon, parang nag-plateau. So, hindi siya sobrang mga baba. Hindi rin siya tumataas. Mga 200 cases po. Ano pong update na ginagawa ninyo maliban dito sa simulation? At this point, alam naman natin kung ano yung kailangan natin gawin. So, ang importante lang, hindi tayo maging kampante, hindi tayo mag-relax. Kumbaga, yung ginagawa natin, alam natin gumagana, magpatuloy lang po natin. Ang importante, i-maintain natin. Kasi habang tumatagal, ang tendency ng tao medyo mag-relax kasi nakapagod talaga. Pero kailangan ma-maintain po natin. Mayor, pwede lang kayo tanungin po dun sa babala po ninyo, dun sa Twitter po ninyo na you warned against fake Pfizer vaccine. Ano po ba naging basis nito para banggitin po ninyo? Actually, may mga nakikita po ako, may mga nagre-report din, mga nagbibenta, primarily through Facebook, ng mga bakuna. Pero hindi natin alam kung saan. Una, totoong bakuna ba yan? Yung na-post kong larawan kagabi, it turns out it was another vaccine. Pero sinasabi nila, this is a COVID vaccine. So, kawawa naman yung bibili. Unang-una, may kita sa picture pa lang, mali na yung handling. Kasi ang Pfizer, masela niya, kailangan ng proper cooling requirements. Ikayat ko po ang mamamayan na maging maingat, maging mapanuri tayo. Hindi porket may nag-offer sa atin ay patulad na natin kahit kailangan maingat tayo. Kung hindi yan government approved, kung hindi yan approved ng FDA, hindi yan dumaan sa gobyerno, wag po nating patulan yung mga di umanong bakuna na yan. Meron pa po bang ibang mga telltale signs? So, very obvious mga signs that we can see. Siguro, Ms. Mates, ganito na lang. Sa ngayon, ang pwede lang mag-administer ng bakuna ay ang gobyerno. So, kung hindi po yan dumaan sa gobyerno sa kontrata with the government, lahat ng purchases ng vaccine dapat dumaan po sa national government. Dapat dumaan po yan sa national task force at you. Ang dami na pong lumalabas ngayon ng mga saliva test, mga vaccine. Iba naman po yun. Ang sinasabi ko lang yung sa COVID vaccines, specifically COVID vaccines. Huwag na po tayo bumili. Kasi hindi mo alam kung pinagbibilhan mo, baka scam lang eh, baka tubig lang naman yan. Hindi mo masasabi. Kailangan dumaan yan sa regulatory bodies natin. Okay po. Thank you po. Mayor, ilan ang pumayag na magpabakuna? Meron po bang kayo parang information? Sa ngayon, ang buong-buo kasi na listahan na may consent na rin tayo sa mga healthcare frontliners. Okay. And how many are there? Yung iba,
using our Pasig Pass, yung contact tracing solution natin sa Pasig, we've already started contacting them. Pero at least buo po yung database natin. So far, meron pa tayong idea of how many are they? Sa hospital po natin, nasa more than 1,000 po yan. 1,400. Pero the 200,000 doses, more or less, will basically cover 70%. Kasi di ba yun yung talagang ideal number? Kung dumating po yung AstraZeneca, eh in-expect naman natin mauuna rin yung galing sa national bago po yung order namin. Pag pinagsama po namin yun, naabot po tayo sa 70%. Sorry, one last. Can the residents who, for example, umabot na sa punto na i-inoculate na sila, or even the health workers, at meron silang choice, pwede ba silang pumili whether Pfizer and AstraZeneca nandiyan pa? To be very honest with you, there really won't be a choice. Kasi ang hirap po niyan yung delivery. Kunyari, may dalawang available na brand. Di-deliver mo yung dalawang brand per site. So, hindi po. I-distribute na lang isang site, isang brand lang po yun. Logistically, hindi feasible po yun. Thank you. Ilan po yung city target kung dumating po yung vaccine po? I'm sorry? City target po per day kapag dumating po yung vaccine. Kaya namin mag-administer ng more than 5,000 doses per day. So, kung ano po yung available na supplies, kung ano po yung dumating na supply ng bakuna, bakuna lang kami ng bakuna. Tuloy-tuloy lang po tayo hanggang maubos yung supplies natin. At may chance na mag-order, mag-order pa kami ulit. Ganun lang po muna yung gagawin na. Doon sa 19 vaccination sites yun, simultaneous. 16. Thank you. Pwede kayo makuha na ng video. We need you. Sige. Texting, sir. Nakita niyo na ba yung mga ibang kwarto? Hindi po. Hindi po. Parang dito po tayo sa dulo. Ay, ito isang monitoring natin. Distancing lang po tayo, guys. Oh, tayo magpipika na. Padulong room na po na ito. Ha? Padulong room na po. Hopefully. Ayoko lang masyadong, hindi naman for me to announce yun. Pero hindi ka sabi, hindi yun napapag-usapan sa mga meetings or whatever. Napag-uusapan naman. Pero tingin ko lang, hindi ako yung dapat mag-announce kung just to have an idea, kasi di ba meron silang stimulate na from the nag-IA going to our IDF and to the hospitals, ibang match yung mapupunta sa IA? Hindi ako familiar doon eh. So hindi ko alam exactly kung ano. Alam ko lang yung pagdating dito. Nagsisimula na daw po din yung simulation. Oo, nagsisimula na daw sa full simulation. Baka gusto niyo yung ano. Sige, hindi. Abangan ko na lang dito. Darating, aabot din naman kayo dito. Dito lang po muna.